Pilipinas, pag-usapan natin ang Toman Fishing dito sa bansa. This would be the second to the last episode ng Off the Hook Sessions. Off the Hook Sessions with Mad Bear Angler starts now. Let's do this. Para sa mga bago sa Off the Hook Sessions with Mad Bear Angler, dito natin pinag-uusapan ang tungkol sa fishing nang hindi tayo humuhuli ng isda. At ngayon pa lang sinasabi ko na sa mga manonood na to, as usual, hindi ako magbabanggit ng pangalan, pero magsasabi ako ng totoo. And this time, ang katotohanan nakakagalit. Ngayon, kung ayaw mo ng negativity sa buhay mo habang pinanonood mo to, bibigyan kita ng chance para umiwas. I'm gonna give you 5 seconds, and you can go away. Pero kung gusto mong makinig kung anong nangyayari sa Toman Fishing dito sa Pilipinas, 5 seconds. Good! Now makinig kang maigi. Ano ba yung Toman? Ang Toman o ang giant snakehead o Channa micropeltes ay isa sa 4 na uri ng mga malalaking snakehead sa buong mundo. Ang Toman ay native sa Indonesia, Malaysia, Thailand, and some parts ng China. Ang kadalasan tawag sa Toman sa ibang bansa ay Chado sa Thailand, Ikan Toman o simpleng Toman sa Malaysia o Indonesia. Siyempre ang Pilipinas may sariling version, Toman Alien Fish Duterte o Black Mask. Ngayon, question! Paano yan napunta dito? Inintroduced. Alangan naman lumipad, isda ito. Inintroduced to sa Pilipinas ng alin sa dalawa. Number 1, isang irresponsible aquarium o pond owner. Or number 2, an equally irresponsible angler na malamang nagbinhi somewhere na possibly nag-overflow at kumalat. Ngayon guys, masakit pa dito, kumalat to sa mga parts ng Pilipinas na almost binabaha all year round, mainly Northern Bulacan and Pampanga, kung saan maraming pala isdaan. And then, all of a sudden, nauso bigla ang Toman Fishing sa Pilipinas. Bakit naging issue? Ito opinion ko. Naging issue kasi to kasi it's an apex predator na nakawala sa fish ponds. Kasi nauubos sa mga dapat panindasana ng mga may negosyong fish pond. So dito papasok yung pagiging invasive niya. Kung gusto mo mapanood yung cover ko ng invasive species, I'll put a link here somewhere para mapanood mo. Number 2, naging issue kasi maraming hindi nakakaintindi at mas maraming nagdudunong-dunungan. Number 3, naging issue kasi hindi pinapaalam ng mga ibang Toman anglers ang kanilang Toman spots out of fear of spot burning and irresponsible angling. Kasi finally, meron na tayo may tuturing na game fish dito sa Pilipinas. Hindi ako makikipagplastikan sa inyo na, at lalong hindi ko itatangging, gusto kong magkaroon ng Toman sa Pilipinas. Pero hindi dapat ganito na may apektadong mga negosyo o kabuhayan ng mga maliliit na tao. Hindi ko rin lalo itatangge na gusto ko rin silang ma-preserve para lalo na sa mga nangangarap na magkaroon ng game fish dito sa Pilipinas. Dahil halos lahat ng mga freshwater angler na kilala ko dito sa Pilipinas, even abroad, Toman is one of the hardest, if not the hardest, fighting freshwater fish that can be caught on lure. Katotoo lang, dahil sa isdang ito, ang dami kong natutunan not just fishing, pati kung ano-ano ang ugali ng tao pag binigyan mo ng pagkakataon. Marami akong kilalang gustong magsalita tungkol dito, pero sisimulan ko na. Anong klaseng ugali ng tao nakikita ko sa Toman Fishing? Alam niyo kung ano? Kaipokritohan, pagiging makasarili, at kamangmangan. Bago ka pumalag, kinig ka muna. Kaipokritohan, bakit? Sa Toman spots na pinagfifishingan ko, may ibang angler doon. Hindi lahat ah. They are fishing under the guise of extermination. Ano ibig ko sabihin? Nagfifishing kasi daw salot, pero tontuwa pag nakakahuli. Explain ko pa. Ang dami-daming angler na nakikita kong nagfifeature o humaharvest ng Toman na nagpo-post sa social media na talagang linti kong humuli. 10, 20, 30, isang session, tapos catch and keep. Na anong gagawin mo doon sa Toman? Member ka ba ng DSWD? May pakain program ka? May pakain si Mayor? So magkaaminan tayo. Nagfi-fishing ka ba talaga kasi gusto mo silang maubos? O nagfi-fishing ka dahil gusto mo yung laban? Siyempre, ang isasagot mo, pareho, di ba? So wala kang pinagkaiba sa mga ibang nangangaso o mangingisda na huli lang ng huli na pag-ubos, o nganga ka, daydream ka, throwback ka ng mga picture mo kasi wala na. Ngayon kapatid, mag-isip-isip ka. Kung maubos mo man sila, totally eradicated 100%, saan ka na magtotoman fishing? Sa YouTube. O sige, binlitin mong linti ka. Tapos, ito pa hirap. Minsan, makakakita ko, bida-bida tayo sa mga foreigner na may Toman Fishing tayo sa Pilipinas, na proud kang meron na tayo nito. Tapos, gusto mo silang makahuli. At pag nakahuli sila, tuwan-tuwa ka. Diba? Wop, teka lang. Akala ko ba gusto mo silang maubos? Woo!
Pinoy Pride! Ano kay pokretohan yan? Maintindihan ko pa kung gusto mong ubusin yung Toman sa mga fish pond eh. Wala akong reklamo dun kasi perwisyo nga naman yan sa fish pond at hindi lang Toman, Dalag, Wanbuan, Bidbid o any other predator, wala silang pinagkaiba sa mga mayang pese sa palay sa mga kabukiran. Pero sa wild, uubusin mo? At ang irarason mo sa akin, invasive? Eto ah, uulitin ko. Lahat ng kinakain mong galing freshwater, more or less invasive yan. Pati yung tinatawag mong dalag tunay, sana striata po yun. Yun ay introduce sa Pilipinas. Taba ng utak eh. Problema kasi sa atin, selective tayo sa alin ang gusto nating buhayin at alin ang gusto nating patayin. Keso yung isa napapakinabangan at yung toman, 60 pesos lang ang kilo sa palengke, pahirapan pa magbenta. Ano pa? Pagiging makasarili. Alam mo, maintindihan ko yung ibang Toman anglers na dahil sa Toman, merong mga angler na hindi nagsasabi ng spot. Kasi bakit? Takot mas spot burning eh. Hindi dahil madamot sila. Ayaw lang nila na yung angler na pupunta doon ay irresponsable. And then, may mga angler na talagang hindi niya sasabihin yung spot kasi ayaw niya ng kalaban. Kahit pa yan, tabi ng kalsada or government property. Akala niyo ba walang Toman dito sa Maynila? Mabalik tayo sa Toman spots. Nung sinimulan ko ang YouTube channel na to at humuhuli na ako ng Toman, hindi na mabilang sa daliri, both hands and feet, kung ilan na nag-PPM sa akin, bro, saan yung Toman hunt mo? Daming nagpapanggap na responsible angler daw sila. Mad Bear, ako lang mag-isa pupunta dyan. Mad Bear, hindi ko pagsasabi yung spot mo. Hindi ko pagsasabi, bro. Tapos nung makahuli ka dahil hindi ko sinabi sa'yo, mag-PPM ka na, bro, nakahuli na ako. Good for you, brother. Huwag ka nang galit, ha? Pakipaliwanag na lang yung picture mo sa social media na akala mo sintor ni Judas yung huli mo ng dalag. Tapos magagalit ka sa'kin pag hindi ko sinasabi sa'yo. Tapos, eto pa. Unfortunately, ngayon, napasok na ng mga irresponsible anglers na di hamak na matalino pa ang biya na hindi na nasiyahan sa paghuli ng Toman, nag-uwi pa ng fry para palakihin at pakawalan sa tubig malapit sa kanila na may mga fish pens. So, sino matinong grupo ng angler na magdadala ng malaking jug para lalagyan ng Toman fry habang nagto-Toman street fishing with lures? Baka maraming uhaw. Lastly, kamangmangan. At this point in time, talagang ngayon nyo lang naisip i-eradicate ang Toman. Kung kailan malaking-malaki na ang ere nila. Puta, Amerika nga eh, nanawa, kakalason sa mga yan eh. Pilipino pa kaya. Tapos may nababasa pa akong humihirit na meron ni Kayan sa Visayas at Mindanao. Akala ata nila yung Toman eh, pareho ng dalag o haruan. Research din kasi. Hindi lang kasi Facebook at porn ang gamit ng internet. Pwede nating gamitin to pang research. Puta. Na kaya ang tao hindi umaasenso eh. Ayaw ng kaalaman eh. Sinamahan pa ng isang video galing sa isang malaking media provider na gumawa sila ng research video na masyadong one-sided na halatang alang-alang lang sa ratings. Ginawang monster fish talaga ang Toman at lalong pinalaki ang takot ng mamamayan imbis na aralin, intindihin o pag-research kung paano ito pakikinabangan. Conclusion, mga kapatid, tamang kaalaman at paraan ng solusyon, hindi po katayan. Ang hindi ko maintindihan na sa 21st century na tayo, bakit parang elimination pa rin ang mga solusyon natin sa mga bagay na hindi natin naiintindihan? Oh, teka lang, baka sabihin mo, si Mad Bear, puro kuda. Aking mukha makinig ka. Ito ang naiisip kong solusyon. Baka tinatamad ka mag-isip eh. Ba't hindi mag-designate ang mga LGU ng Toman spots na pwede at hindi pwedeng mag-CNR? Napakadaling gawin nun. One businesswoman sa Bulacan have already established Toman fishing as an income source. Ano ibig ko sabihin? Sa halagang 1,200 pesos plus boat fee, palaya ka makakapag-fishing ng Toman hanggat may araw. O bakit hindi tayo mag-designate ng sites katulad ng Kaliraya at Lumot na Toman lamang ang namumugod tanging predator dun? Bakit hindi natin i-research yung mga floating fish pens around Lake Kaliraya and Lumot so kahit bumaha, mataas yung chance na hindi pasukin ng ibang isda yung fish pen? Kasi nalutang eh. Sipin mo, floating tilapia fish farm sa gitna ng bass-infested waters. Question din, bakit delicacy ang Toman sa China, sa Indonesia, sa Thailand, sa Malaysia, pero meron din silang dalag dun? Oh, dalag. When I say dalag, China striata, meron sila dun. At hindi lang yon ang snaked species nila. Alam mo, tingin ko, hindi kasi sila pihikan sa pagkain. Oh, bago ka humirit, nakakain na ako ng wild na dalag at wild na Toman. Para sa akin,
Nasa pagluluto yan. Hindi lang kasi ihaw ang paraan ng pagluluto ng isda. Ngayon, kung ayaw mo ng suggestion ko, walang problema. Ikaw ang mag-suggest. Ano ang suggestion mo? Ngayon, kung sasabihin mo sa akin, wala na tayong magagawa dyan. All throughout my days of experience as a trainer, yan ang sagot ng mga tamad, ayaw mag-isip, at ayaw kumilos. Gusto ko lang sabihin, gumising tayong mga Filipino anglers. Nasa henerasyon tayo na critical. At kung anong gawin natin sa katubigan natin ngayon, ay maapektuhan ang kinabukasan ng Philippine fishing. Nakasalalay sa atin kung paano natin naalagaan ang katubigan natin na para pagtanda natin, hindi lang tayo puro bragging rights sa mga apo natin na nagyayabangan tayo pataasan ng ihi na gaano kalaki yung toma na nahuli mo. Para yung apo mo, ma-experience din niya kung ano yung bangis ng laban ng Toman. Hindi yung nakikinig lang siya sa'yo o nanonood lang siya sa YouTube. So ngayon, may iiwan ako sa inyo. Ngayong nandito na ang isa sa mga highly sought after na freshwater sport fish. Extermination pa rin ba? Sagot mo. Time! Mad Bear Angler out!